gagawa tayo ng Spanish bread! Mahilig ba kayo sa tinapay? Gawin na natin ang Spanish bread! Kung wala kayong oven ay walang problema! Gagawin na natin ang ating dough. Ito ang ating all-purpose flour. Pwedeng gumamit ng bread flour. Lagyan natin ng white sugar. Ang ating asin. Ang ating instant dry yeast. I-mix lang natin ito. Ayan. So, kung meron kayong ibang recipe ng dough or tinapay, ay pwede naman na yun ang gamitin. Ito lang kasi lagi kong ginagamit. And then, ilagay na natin ang ating gatas. Ito ay evaporated milk. Pwede gumamit ng fresh milk. Kung gusto niyo tubig, pwede naman. Tapos, lagyan nyo ng powdered milk. Pero kung tubig lang, meron kayo, okay lang. Lagyan natin ng cooking oil. Pwede vegetable oil. Tapos, isang itlog. Yan. So, i-mix lang natin ito until maging dough ang mixture. Again, ito ay sticky type na dough. Pwede kang magdagdag ng konting harina, pero konti lang para hindi maging matigas ang tinapay. So ngayon, mag-lightly grease tayo ng ating countertop or malinis na table or pwede din mag-knead dito sa loob ng bowl kung sanay na kayo. Or sa malaking chopping board. So, ilagay natin to dito. And of course, kung meron kang mixer, mas maganda kasi hindi ka na mahihirapan sa pagmasa. Ayan, so i-knead natin ito until maging smooth at elastic ang ating dough. So, mga about 10 minutes. Mag-lightly grease ka din ng kamay para hindi siya dumikit. Malalaman kung okay na ang dough dahil nagba-bounce back na siya. And wala nang dumidikit sa countertop na dough. So ang gagawin lang natin ngayon, ilalagay natin siya dito. Mag-lightly grease tayo para hindi maging dry ang ating dough. Tapos i-rest natin ang ating dough for 40 minutes to 1 hour or until mag-double ang size ng ating dough. So, dito ko na lang siya ipaparest. Dahil ang kitchen ko naman ay warm. Pero kung gusto niyo sa ibang area ng bahay, pwede naman na ilagay mo siya sa lightly greased na bowl para mailipat mo. So, ayan. Takpan lang natin at iwanan natin ito for 40 minutes or 1 hour. Kapag malamig ang panahon, pwedeng 1 hour. Pero kapag mainit, ano lang, mga 40 to 1 hour or lesser. Para sa palaman, i-combine natin ang all-purpose flour or pwedeng gumamit ng bread flour. Maglagay tayo ng sugar, bread crumbs. Para mas malinam na, maglagay tayo ng powdered milk. Bear brand ang gamit ko, pero pwedeng ibang brand. At maglagay tayo ng margarine or pwedeng gumamit ng butter. I-mix lang natin to. Pero mas maganda kung i-mix natin to gamit ang ating kamay. Wait. Ayan. So, i-mix natin ng mabuti. At ayan, eto na ang ating palaman. At after 40 minutes, eto na siya. So ngayon, i-punch down lang natin siya para ma-deflate yung ating dough. So, ngayon naman, i-divide natin ito sa 10 equal parts. Ayan.
So ngayon, ipa-flatten na natin ang ating kinat na dough. So bago natin i-flatten, i-roll na muna natin siya ng pagganito. And then, ipa-flatten natin siya ng pahaba. Yan. Tapos, i-spread natin dito. Spread natin yung dulo. Yung ganyan. At lagyan natin ng palaman. Mga 1 tablespoon or medyo sobra. Ayan. Tapos, i-fold natin to. Ayan. And then, i-pinch natin para mas sealed siya. Para hindi lumabas yung ating palaman. So, ngayon, i-roll na natin to. Ayan. Ayan. And then, i-coat na natin to ng ating fine na breadcrumbs. Tapos, ilagay natin siya sa ating tray. Lightly grease na siya, ha? And oo nga pala, kung hindi kayo makahanap ng pino na breadcrumbs, pwedeng bumili or gumamit ng breadcrumbs na Japanese style. Di ba malalaki yung crumbs niya? So, ang gagawin mo lang ay pwede mo siyang i-blender, i-food processor, or basta mapino mo siya. Pwede mo siyang dikdikin. Tapos, para maging ganito yung kulay niya, tutustahin mo siya sa kawali over low heat. So, mix ka lang ng mix until maging ganito yung kulay. And then, lagyan natin siya ng extra na breadcrumbs. Ayan. Ayan. So, hiwalay sila ng lalagyan dahil ito ay lulutuin natin sa improvised na oven. Gagamit tayo ng kaldero. Ito naman ay lulutuin natin sa turbo broiler. At ito naman sa ating kawali. But yes, pwede po na lutuin ito sa oven talaga. Ito lang ginawa ko para meron kayong option kung saan nyo gustong lutuin. So magpa-final rise tayo. I-rest natin siya for 30 to 40 minutes. Takpan natin sila ng malinis na cloth at mamaya ay tutubo na ang mga ito. At ayan, after 30 or 40 minutes, eto na sila. Kung improvised oven ang gagamitin, i-preheat lang ang kaldero for 5 to 10 minutes over high heat. Tapos maglagay ka lang ng metal na mapapatungan ng ating mga tinapay. And reminder, mas maganda na sabay-sabay ang pagsalang ng tinapay para hindi ito ma-overproof or masobrahan sa pagtubo. Takpan at lutuin ito for 8 to 10 minutes over medium-low heat. Kung sa kawali naman, lutuin ito over low heat for 10 to 15 minutes or i-check mo kung nag-brown na ang bottom ng ating tinapay. Tapos kung brown na ang bottom ng ating tinapay, baliktarin natin ito at lutuin natin ang kabilang side. And again, lutuin ito for 10 to 15 minutes or until mag-brown ang kabilang side ng tinapay. At kung meron kayong turbo broiler, ay pwede din na dito lutuin ang mga tinapay. Kung sa turbo broiler, iset mo lang ang temperature sa 100 Celsius at lutuin natin ito sa 7 or 10 minutes. Again, pwedeng lutuin ang ating recipe sa oven talaga. And after a few minutes, eto na ang ating mga tinapay. So ayan, eto na ang ating Spanish bread na hindi natin iniluto sa oven. Pero kung nais mong lutuin sa oven ay pwedeng pwede. Malambot na tinapay at malinamnam na palaman. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, tikman na natin. So eto na yung ating tikman, yung ating nahati na. Ito na. Gusto ko yung ating palaman dahil hindi siya tinipid. Kasi diba, mayroon tinakakain ng mga Spanish bread na yung palaman niya parang ang daming harina at parang kulang sa tamis. Basta yung iba yung dating niya parang kulang din sa margarine or butter. Siguro yung iba gumagamit sila ng shortening para makatipid siguro. Pero eto ang sarap, malinamnam dahil naglagay din tayo ng powdered na milk. Mm. Sa palaman naman, pwede ka maglagay ng mani or nyog or pwede na ube
yung palaman mo, di ba? Masarap din yun. And yes, pwede na ang gawin mong palaman. Pero hindi ito Spanish bread, ah. Pwede na hot dog and cheese. Tapos hindi ka na maralagay ng breadcrumbs. So, same na procedure lang, skip mo lang yung paggawa ng palaman at yung breadcrumbs. Para ka lang may hot dog sandwich. Ang sarap niya. Mm. Kaya sa Namiss ang Spanish bread at ayaw mo yung lasa ng palaman na parang tinipid at gusto mo din na malambot ang tinapay, gawin nyo na ito. Kahit walang oven, pwede ka nang gumawa ng sarili mong Spanish bread. So ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 10 pieces, ang cost per yield ay 9 pesos and 67 centavos. Pwede mo ibenta ng 15 pesos ang isang peraso. And yes, pwedeng mas maliliit ang cut ng dough para mas marami ang magawa mo. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!